hindi ko alam mangyayari sa akin. Tinatapat ko kayo, pinaprank ako kayo. Ako, nakakakilala sa sarili ko. Alam ko kung ano nararamdaman ko. Magandang hapon po. Dito po kayo. Pinadala po kayo ni Idol Rafi sa akin para subukan po pag-ayusin yung issue niyo sa suporta. Kailan umalis ang inyong tatay? Since 2013 pa po. Ang inyong nanay? Ganon din po, mas nauna lang po siya ng buwan. Nauna lang si nanay and then si tatay sumunod na po. Kaya po may pagkakataon na nag-uusap pa din? Nakablock po kami sa ngayon pero nagbibigay po siya pautal-utal lang. Tas contact lang po namin sa kanya sa lola ko. Ayun lang po. Nasa magkano ang binibigay sa inyo pag nagbibigay ng pautal-utal? Nasa ano sir, 3,000 pababa. 3,000, isang buwan para sa lahat na sa inyo? Yes po sir. Okay. Kung kayo ba ang tatanungin, magkano ang tingin nyo sapat na suporta? Para sa akin, sir, mababa yung 6,000. Kasi, sir, may other expenses pa po yan. So, di lang baon, pagkain. Pero may mga gusto rin silang bilhin. Yes, of course. So, di lang po ako sure kung baka kaya niya ibigay yung sinasabi ko. Okay lang. Magkano ang tingin nyo? Mga 6,000, sir. 6,000. Kasi before nun, 3,000 lang bigay. Okay. Doon yun sa mother mo. Doon naman tayo sa father, no? Yung tatay, may trabaho ba? Yun, sir, wala kaming update doon, sir. Saka wala. May anak na sa iba yun, sir. Obligasyon ng parehas na magulang ang suporta sa mga anak, no? Na minor. So, hindi natin pwedeng kasuhan yung isa without filing a case against the other kasi unfair naman po yun. Dahil parehas sila ng ginawa, pero isa lang yung nahabol natin, mapapakita nun na parang may pinapaboran tayo. Hindi talaga ganun. Sir, sa totoo lang, ayaw namin naman tong dito eh. Nahihiya din po kasi kami. Oo naman. Kaso sir, ano kasi parang bilang magulang, parang wala kang pangarap sa anak mo eh. Parang ano, hayaan mo na lang ganun. Adyan naman yung kapatid ko. Siyempre yung kapatid ng nanay ko, yung tita ko nga. Of course. Siyempre may pamilya din siya, may anak din. Mm. Pangarap siya para sa anak niya. So nakikita ako sa kanila, parang ganun. Okay. Parang pag nagbigay lang, okay na. Nagbigay na ako. Parang yun lang. Eh siyempre sir, sa amin labag yan. Kung kayo ba ang papapiliin, mas gusto niyo bang magsama uli yung magulang nila? Ay sir, sa akin hindi na. Wala ni sir. Wala sa kanila sir. Saan kayo nag-aaral? Sa Hulo Integrated School. Sino nagbabayad ng gastusin niyo sa eskwela? Si tita. At ni isa doon tita, walang tinulong yung magulang po nila. At sir, pag nagbibigay siya ng halimbawa ng 1,500, hindi ko po yung hawakan. Sa anak niya po yun. Kahit po yung mga pera nila sa 4-piece, sa kanila po yun. Wala po talaga ako yung hawakan any amount sa kanila. Tingin niyo magkano ang ginagastos niyo para sa kanilang sa apat? Araw-araw po, sir. Sa mababa po sa amin ng 900 po. Sa totoo lang talaga. A day po? Opo. Kung hindi po ako magtitinda, talagang labas po yun, 900 na yun. Mm-hmm. Ikawawa naman din po yung partner ko sa buhay. Siya lang naman din po yung katulong ko. So, 900 times, sabi natin, 30 days na lang. Opo. 27,000. Dito po tayo ngayon sa holding area ng aming mga complainant, pati mga nire-reklamo. At sabi ko nga kanina, dapat kakausapin ko po yung parte ng mga nire-reklamo. Pero sa ngayon po, mukhang siya po ay may medical emergency. Tumaas nga daw po ang kanyang blood pressure at ngayon hindi po siguro maayos na kausapin ko siya. Hihintayin po namin na medyo bumaba at mag-stabilize siya bago ko po kunin ang kanyang bahagi. Dahil hindi naman po kami basta-basta magkakaso kung meron naman pong justification ng aming nire-reklamo. Hindi ko alam mangyayari sa akin. Tinatapat ko kayo, pinaprank ako kayo. Ako, nakakakilala sa sarili ko. Alam ko kung ano nararamdaman ko. Wala akong pambili maintenance. Pumunta ako rito, maharapin lang sila. Kahit i-BP mo ko siya ngayon, makikita mo BP ko. Hindi ako nagsisumaling. Matas ang BP ko, nagto-200 ako. Over 200. Kaya alam ko sarili ko, kung sa kakala nila, umaarte ko, nagsisinungaling ako, problema na nila yun. Basta ako sinasabi ko kung ano ang nararamdaman ko, kung sa tingin nila nagdadahilan ako, problema na nila yun. Ginanto nila ako, hindi na iniisip. Type 2 diabetic ako. Apo, basta relax lang po kayo for the meantime. Sa high blood ko, kumbaga sa diabetic, type 2 na rin ako sa high blood ko. Ilang years na akong ganyan. Ini-stress na kasi nila ako eh. Willing naman ako magbigay. Nagbibigay naman ako eh. Magkano po kaya kinikita niyo buwan-buwan, ma'am? Sa isang buwan kasi katulad po, minimum po ako. So mga 15,000 po? Wala akong 15. Nasa 12 lang. Okay, 12,000. Kakaltasan pa ako, di ba? May mga SS pa. May mga utang ako. Yung pang mga dati kong utang, siyempre binabayaran ko.
Hindi naman ako kahit papano, nagbibigay pa rin naman ako. Nagtataka lang ako, ba't nila ako ginaganito? Si social media na nila ako, na puro ko kalandian, pinangalanan nila ako. Nasa cellphone ko yun, naka-screenshot yun. Paano po nila nasabing puro kayo kalandian, ma'am? Kasi ang alam nila may boyfriend ako. Meron ba po, ma'am? Ayan o. Alam ng mga anak ko yan. Mm. Kilala nila, close nga nila, pati mga tsahing ko, nakasama ko eh. Mm. Kasi siya ho ang inuutosan ko. Noon time po na nag-pandemic po, siya inuutosan ko. Magdala ng mga green rosary ko, dinadaanan niya sa ospital na pinapasuhan ko. Okay po. Dati po kasi sa ospital ako nagtatrabaho eh. Siyempre, nag-pandemic. Inisip ko sila, pinariority ko, nagpapadala ako. Kahit hindi ako makapagpadala ng ganong kalaking cash. Okay po. Nagpapadala ako ng mga grocery sa kanila, bigas. So, kasi ang sinasabi niyo po eh, nagbibigay naman kayo? Nagbibigay ako. Hindi lang talaga kaya ng sweldo niyo na hindi takasan ko talaga pa. Kaya, sir. Paano po yung asawa ninyo, ma'am? Yung ama ng mga... Simulat sa pool, hindi ho nagbigay. Pinabarangay na namin yan sa Manuyo 2, kasama yung isang anak ko. Pinag-aaral ko pa yung anak kong Bajoy, yung okay. 24 ba yun, yung naka-stripe. Pinag-aaral ko po pa yun ng college. At nasa na po ngayon yung asawa ninyo? Ang alam ko yan, nasa Las Piñas. May contact sila, nakukontak nga nila eh. Kasi ang pagkakwento sa akin ng isang anak ninyo, yung 23 years old ata, sabi niya sa akin, ma'am, pinuntahan daw nila sa Las Piñas at sila ay nag-usap na kung magkano ang bigayan. Ako kasama, sir. Ako kasama, sir. Kasama po kayo. Ay, attorney, ako po ang kasama. Ako po talaga naghanap kung nasaan. Tapos sinama ko yung anak kong yun kasi nag-aaral siya noon. Hingi ako ng sustento. Isang beses lang nagbigay, putol-putol pa. 1.5 lang nga yata ang kaya daw niya. Hindi nga ako pumayag. Galit na yung sa barangay. Tapos sinet uli nung pumunta kami. Ang galing-galing magsalita. Hindi rin nagbigay. Pati yung babae niya. Ang ganda-ganda ng usapan namin ng babae niya. Sabi niya, gagawin din ng paraan. Tapos tutulungan niya kami. Ako naman si Gaga. Sige. Kasi ayoko nga na magulo. Ayoko humantong sa ganito. Pero sila pinahantong nila sa ganito. Kung hangkayat resolve, hindi po ba? Kaya na siyempre, ilagi nila iniinsi sa akin na gusto daw nila maalagay mga... Siyempre, attorney, nagtatrabaho ako eh. Yes, ma'am. Sinasakripisyo ko eh. Kahit hindi ko sila makita, basta may maibigay ako. Well, simple lang naman ang gusto ko sana mangyari, ma'am, no? Parehas po kayong gawin nating liable na magbigay ng suporta. Willing naman po ako eh. Opo, ma'am. Pero para hindi kayo lang ang natututukan ng obligasyon, kailangan hatakin na rin natin yung asawa ninyo. That way, yung mabibigay nyo ngayon, idagdag natin sa kayang ibigay ng inyong asawa, eh kaya po natin talagang masustentuhan yung dalawang minor niyong anak. Hindi ba po? Payag naman po kayo sa ganun, hati po kayong dalawa ng asawa nyo. Kasi sa ngayon, nakikita ko po na yung mga anak ninyo, parang kayo lang ang hinahabol at hinahabol. Oho, totoo naman ako lang, mukha kasi lang pera yung tsahin. Nag-umpisa talaga to, attorney, tatapating ko na kayo. Ginanito nila ako, yung sinosyal media nila ako, konting barya, pinospa nila yan. Siyempre, natural, sila nag-ano eh, sila nag-pose eh. Nasa kanila sentimiento ng tao eh, di ba? Anday pa nagsasabi, oh, patulpo nyo na yan, patulpo nyo na. O kayo, masaya na sila, napatulpo na ako eh. Pupuntahan po namin yung ama ng inyong mga anak, tignan po natin kung paano kayo maghahati sa gastusin para hindi naman lahat nakasalalay sa inyo. Ang kailangan lang naman namin is suporta para sa dalawang anak at hindi naman kayo po ang panggagalingan lang nun. Kailangan po naghahati talaga kayo. Willing ako, attorney, kaya alam ako naghahanda buhay sa kanila. Pero yung ginagawa nila yes, sa akin. Opo, at nakita naman po namin yun at nagbibigay kayo. Kaya nga po sa amin, tutulungan rin namin kayo in the same way na matutulungan rin natin yung mga anak ninyo. Kailangan natin panagutin din yung isa pa nilang magulang na parang nakakalimot naman pong tumulong. Sa akin lang, saan nagsabi sila ng totoo kanina? Ano ba po yung hindi totoong sinabi po nila, ma'am? Kaya nga, isa pa ako nabaon ng utang gawa doon sa bill ng ilaw nila, umaabot ng 10,000. Iipunin nila pagka malaki na ipapasa na sa akin. Tapos sasabihin nila, ang sa akin lang naman, attorney. Na kung... Ang sa akin naman, kumibil ng ilaw at tubig, hati. Hindi po eh, nag-decision po sila, akin lang ang ilaw eh. Hmm. Kanila ang tubig. Opo, nagtitinda sila, malaki konsumo sa tubig. Di po ba? Ilang beses ako nalubog dyan sa utang, hindi ko makalimutan niya. Dalawang beses kasama ko yung tsahin ko, nagbayad sa Meralco sa kayang anak ko. Tuwing may problema, ma, eto bill. Kaya ako sila chinat kasi noong time na yun talaga, hinatake ko ng diabetes ko noon, sabi ng doktor sa akin, i-block mo lahat ng nagpapa-stress sa'yo. Hindi ka matutulungan niya mga yan, papatayin ka lang yung mga yan. Kaya ako gano'n ang ginawa ko. Kasi ang tinetext nila sa akin, lagi puro problema eh. Paano ako makakapag-concentrate sa trabaho ko?
Minsan nga nasuspend din ako eh. Sige po ma'am, ang gagawin nga po natin para hindi na sa inyo lang nakabaalang lahat. Papalabasin po talaga natin yung tatay ng anak ninyo. Simple lang naman yun eh. Kasi mga kalahati po obligasyon nyo pag nandyan naman po siya. Ngayon kasi nakikita ako nga tulad ng sabi ko sa inyo lang tumatakbo itong mga anak ninyo. Oo, hindi nga ako nagme-maintenance, 2 taon na. Kumakapit lang ako talaga sa Diyos. Sige ma'am, kung hahayaan nyo kami mamagitan, no, kailangan magkita po uli kayo ng ama ng mga anak ninyo para pag-usapan kung paano ba kayo maghati sa mga obligasyon. Ako nga po sinisisi dahil daw sa akin kasi yun daw eh hindi ko pa boyfriend yun, pinagselyosan daw kaya daw kami naging broken family, sabi ng anak ko na isa, hindi niya alam, kaibigan ko pa lang yan. Alam niya lahat ng problema ko, sa kanya ako dumadaing. Sige po ma'am. Lahat ng tulong binigay sa akin yan, ganun pa gagawin nila, dinadamay nila lahat, pati yung 2 tsahin ko na kasama ko ngayon, sinasabihan pa nila Marites, eh sa kanila ko nga pinapadaan yung pinadadala ko, sana lang magsabi sila ng totoo. Sige po, kaya po kailangan nandun kayo pag nag-usap po tayo kasama yung ama ng inyong mga anak para masabi niyo po lahat to. Okay po, magsiset po kami ng araw kasama po ng aming reporter kung kailan po magkaharap-harap po tayo sa barangay na lang ng asawa ninyo para wala siyang excuse hindi magpakita. Ngayon po, tutulungan namin kayo. Hindi naman kami mag-aabogado para sa inyo, ma'am, no? Kundi magiging patas lang, mamamagitan lang po kami. Naintindihan ko naman po. Para makatulong po. Para kahit gaano siya kagaling magsalita, babalik at babalik tayo. Oh, spoken yun, hindi katulad ko kasi ako hybrid eh. Kaya konting ano ho, tumatas ang BP ko eh. Sige po, hayaan niyo po kami magsalita para sa mga panig. Ipapaschedule ko po sa reporter natin. Sana sir, ang hirap po kasi umabsent sa bago kong trabaho, yes, bago pa lang maghahanap po tayo araw na hindi niyo kailangan mag-absent. Linggo lang po. Okay lang po 'yun, ma'am. Makakagawa po tayong paraan dyan. Okay lang po. Yes, kasi linggo lang po talaga ako. Yes ma'am, wala pong problema sa amin. Nakuha na po natin yung panig ng dalawa, yung nagrereklamo at yung nirereklamo. Kailangan talaga magpasok tayo ng isa pang tao dito, which is yung ama nga ng kanilang mga anak. Dahil nasa batas nga, lagi kong sinasabi na ang obligasyon magsuporta ay hindi lamang nasa isang magulang, kundi nasa parehas. No, yung mga nagpapatulpo dyan, masaya na. Napatulpo na ako. Maligaya na kayo. Kala nyo, hindi ko nabasa yung mga posts. O, masaya na kayo, natulpo na ako. Sana lang huwag bumalik sa inyo. Salamat. Ma'am, linawin ko lang, no? Hindi naman po basta napatulfo kayo, ibig sabihin kayo na yung masama dito. Hindi sir, kasi nga po, doon sa post niya, lumalabas na ako masama. Kami po mag-ayos, ma'am. Andahin kasi nag-comment doon, hindi nila lamang istorya, comment ng comment. Ay, ganun, ay patulfo mo na yan, patulfo na yan, ganyan-ganyan, andahin-dahin. O ngayon, nagpapasalamat lang ako sa kanila. Di po ba? Again, isang linggo, magsischedule po yung mga reporters na para magkita-kita po tayo lahat. At masarado natin tong kaso.